Sabi niya, bumihin ko ng bro. Hinangalis ni Guzman. Sabi niya, nagawad. Chairman, edukasyon. Nagalanggalan ng Claude Navarro. Sa pamunuan ng PDA. Sa pangunguna ni Rogan Mahingay. At saka ni Ortita Aguilar. Sa ating panauhing matagal, Gino Michael Terrell. Sana dalam dalam dunia pertanyaan perkenaan bersama Chairman Menteri Pertanian Regional Melody Kapit Punung Guru Gino Michael Melita Jansson Kapit Tanawi Patahal Gino Bini Christine Joy Sanya Pamuan PTCA, pamumuna ni Ginoong Alfredo Catalan. Sa ating napakasipag na puro-guro, Ginang Suleta Bilyones. Sa ating panauwi, nakapagsalita, Attorney Pablo Yancaipo. Ginang Griselda Cruz. Palapakan natin yung principal nyo, napakagaling nito. Ito po, Kumpernado Bilibini. Baka meron po mga binata riyan. At gusto maging taga-Orion ng ating napakasipag na ina ng distrito ng Orion. Ang ating napakasipag na supervisor, si Ma'am Binibining Elma Dizon. Siyempre, yung ating kapitana, Kapitana Luz, kagalang-galang Kapitana Luz Ansa, ang kanyang kagawad na chairman ng edukasyon, kagalang-galang Eduardo Garcia, sa ating panauhing pandangal, tagapagsalita, si Miguel Adriano. Sa ating punong-puro, Ginang Perlita Perret. Sa ating pamunuan, Jay, at Pilipinang Edukasyon, nagalang-galang Reynang Ragasa. Sa ating masipag, magpunong barangay, nagalang-galang Benito Boko Junyong. Sa ating panauhing matangal, panauhing nakapagsalita, James Ernest Daly. Sa ating napakusay na punong guro, at kita-kita naman natin ang pagbabago dito sa Batang Elementary School. Kaya lang, pili-pili pa rin. Baka may binata niya. Ipin-binise niya sa galang. Sa ating punong barangay, ng Barangay Sabatan, nagalang-galang Nita Lopez. Sa pamunuan ng General PTA, sa pangunguna, may Ernesto Cunanan. At syempre, sa ating panauhing tagapagsalita, panauhing pandangan, si Miss Crisel Asuga. Municipal Social Welfare and Development Officer, Ginang Bibilita Ibanglista. Sa ating mga kagawad sa Taguniang Bayan, nagalang-galang Berilio Isidro, nagalang-galang Santos. Sa ating mga punong barangay na nandito ngayon, sa Kapitan ng Wawa, nagalang-galang Benito Boko Jr., sa barangay ng Balagtas, nagalang-galang Tuesday Crisostomo, sa barangay ng Daan Bilolo, nagalang-galang Norina Clavel, sa barangay ng Sabatan, nagalang-galang Nida Lopez, sa barangay ng Kapunitan, sa katauhan ni nagalang-galang Konsehala Flor Navarro, sa barangay ng Daang Bago, nagalang-galang Janet Cruz, sa barangay Daang Pare, nagalang-galang Nila Ilong. Kapitan Pahutpun, Kapitan Solanya, Kapitan Angeles, Konsehala William Yoko, at ang aking kagawad, Melia Enriquez.
sa mga bata magsusipag tapos, sa mga magulang, sa magandang hapon po sa inyong lahat. Nakakatawa po na ngayong ating mga anak ay nandito ngayon para tumanggap na pagpapatibay ng sertifiko na sila ay natapos sa 10 buwan sa ating mga daycare centers. Unang bahagdan upang maintraparan natin sila para sa pagpasok sa mababang paaralan. Kasi po dati natin hanggang 5 taon sa atin pa sa daycare. Pero ngayon, hanggang 4 taon na lamang dahil hayahanda natin sila para sa pre-11. Kaya po, tuloy-tuloy ang magiging programa ng edukasyon at doon ang papaloob sa K-12. Makita po natin kung paano nabigyan, naturuan ng ating mga anak. At yan po ay malaki at nagagawa itong ating mga daycare workers. Sabi nga ni Pais kanina, miski na mababa yung sahod, hindi natin palasan. Pero nandiyan pa rin sila. Nagpapakahirap at nagsiservisyo sa ating mga kabataan. Kaya palakpakan po natin ang ating mga daycare workers. Sa mga katigisarin ng daycare workers. Para makinig nila English. Kaya nyo, magtapasayo ang tax code natin. Magkaka-English kayo. Alam po, mayon. Ngayon, ganoon din po ang pasasalamat sa mga magulang. Dahil kung hindi sa inyo masusing mag-aaruga at magsubaybay sa inyong mga anak, maaaring wala sila rin po. Kaya po sana ipagpatuloy natin yan at magbibigay ng tamang edukasyon sa ating mga anak. Dahil tayo po lahat, walang duda, naniniwala tayo na edukasyon ang makakatulong sa bawat isa sa atin at yan ang pinakamagandang may mapangangan natin sa ating mga anak. Na umaayon yun sa tema niyo ngayong taon, na kung saan sinasaan, kahirapan mo nasaan, karapatan ng bata ay paglaban. Isa po sa panunan at obligasyon ng pamahalaan na magbibigyan ng tamang edukasyon ng ating mga kabataan. Kaya po, sa murang edad pa lamang, pinipreparan na natin ang ating mga anak para tumayan ang ating mga kabataan. Mabuhay po kayong lahat.